Subalit doon sa pagiging tukoy na at mahanap na at mahuhuli na si Kibuloy ay kasabay din ho ng pagbabanta kay General Tory sa kanyang pamilya, asawa at anak. Tukoy na ng Police Region Office 11 na pinamumunuan ni Brigadier General Nicolas Tory ang eksaktong kinaroroonan ni KOJC Leader Apollo Kibuloy. At dahil dyan, kumpiyansa General na nalalapit na ang pagwawakas ng kanilang operasyon sa lungsod ng Davao. Alright, welcome back to my YouTube channel, Laimandi's Vlog. Ito, latest update tungkol dito sa kinaroroonan. Tunay na kinaroroonan ni Kibuloy diyan no, sa loob ng tunnel, sa ilalim ng lupa, sa loob ng compound ng KOGC. Mga kaibigan, latest update, ayon no, dito kay General Tory, tukoy na ang eksaktong kinaroroonan ni Kibuloy diyan no, sa ilalim ng tunnel. Nako po, ay good news ito, mga mahal kong taga-subaybay, dahil pinanindigan ho ni General Tory na tukoy na ang kinaroroonan ni Kibuloy. Subalit doon sa pagiging tukoy na at mahanap na at mahuhuli na si Kibuloy ay kasabay din ho ng pagbabanta kay General Tory sa kanyang pamilya, asawa at anak. Sino ang nagbanta? Itong kampo ni Kibuloy, mga membro ng KOGC. At siyempre, hindi ho gagalaw yan na walang utos ni Kibuloy. Naku ho, ay saludo po ko sa iyo, General Tory. Dahil dito ho, sa matutuklasan natin, na ibabahagi ko po sa inyo na latest update na pinahayag ni General Tory ay hindi po siya susuko ng paghanap kay General Kibuloy diyan no, sa ilalim ng tunnel, kahit mayroon pang matinding pagbabanta sa kanyang anak, asawa at buong pamilya. Pagpalain ka po, General Tory, at sa lahat ng mga kapulisan na nandiyan po sa loob ng KOGC, ay saludo po ang channel na ito. At siyempre sa mga naniniwala ho na aking mga mahal na taga-subaybay, kami po kasama ang channel na ito ay suportado po namin kayo. Wala bang po mang kaming maibigay na anumang support diyan, kahit tubig man lang o pagkain, at bilang voluntary ay nandito po kami para magbigay sa mga public opinion ng suporta, komento, bilang moral support po diyan no, sa ginagawa nyo na matinding pagtugis, pag-aristo kaya Kibuloy, bagamat natatagalan no at mabagal, subalit ako ho ay nauunawaan ko po dahil nilatag nyo ang mga dahilan kung bakit tumatagal ang pag-aristo dito kay Kibuloy. Sa puntong ito, mga mahal kong taga-subaybay, gusto ko pong ibahagi sa inyo itong matinding revelasyon ni General Tory tungkol dito sa tukoy na ang eksakto na kinaroroonan ni Kibuloy diyan ho sa loob ng tunnel. Inaanyayahan ko po kayong unawain, pakinggan itong ibabahagi ko po sa inyo ng lubos po nating maunawaan. Ito po, dali lang ha. Tukoy na ng Police Region Office 11 na pinamumunuan ni Brigadier General Nicolas Tory ang eksaktong kinaroroonan ni KOJC Leader Apollo Kibuloy. At dahil dyan, kumpiyansa General na nalalapit na ang pagwawakas ng kanilang operasyon sa lungsod ng Davao. Ayun na, maliwanag po mga kaibigan. Pasensya na po kayo dito sa audio ni General Tory. Yan po ang original audio niya eh. Talagang medyo malabo, mahina, but meron po naman tayong kaunting maunawaan. Ulitin ko, yung nagsasalita kanina ho ay si General Tory.
Ang sabi po nila ay kumpiyansa sila, confident, at hindi po sila titigil hanggang sa mahuli si Kibuloy. At sabi nga dito ay tukoy na ang kinaroroonan ni Kibuloy. Ha? Siguro ho mga kaibigan ay magiging puzzle din sa inyong mga isipan kung bakit tukoy na ay hindi pa hinuhuli, hindi pa pinupusasan si Kibuloy. Ay marami pong dahilan kung bakit hindi pa nahuhuli si Kibuloy kahit alam na ni General Turi tukoy na ang eksaktong kinaroroonan po diyan po sa ilalim ng tunnel. Tatalakayin po natin maya-maya, ederecho po natin. Aminado naman si Turi na dahil lumiliit na ang ginagalawa ni Kibuloy, lalong pahirapan ang kanilang galaw dahil sa pag-alma na mga miyembro ng KOGC. Dahil dyan, dalaan niya sa pagsunod sa batas at mandato bilang pulis, nakatatanggap ng death threat si Turi at maging ang kanyang mga anak ay binabasta rin sa social media. Maliwanag po mga kaibigan, isa sa mga dahilan din ay yung pag-alma ng mga membro ng KOGC. Istorbo eh, hinaharang, hinaharas, dinidistract, at marami pong mga dahilan pa kung bakit natatagalan ang paghuli kay Kibuloy. Heto pa ho. At hindi nagtatagumpay ang kanilang gagawing operasyon. Sabi nga ni General Turi, asawa, anak niya ay nakakatanggap po ng pambabash diyan no, sa social media. Dinadamay pati ang kanyang anak at asawa. At hindi lang po pambabash, at mga nakaraang lumipas po na oras at araw ay mayroon na pong matinding banta sa kanyang asawa at anak at kasama siya. Ayon po dito kay General Turi, yan po ay mga utos din at akbang nagalawang planado para na sa ganun po ay i-distract ang paghuli kay Kibuloy. Takutin, naku po ay nagkakamali kayo ng tinakot at tatakutin nyo si General Turi. Dati ho nang takot yan. Ang basa ko dito kay General Turi, habang yung tinatakot yan ay hindi po natatakot yan, lalong tumatapang. Yan po ang isang general. Baste, shoutout sa iyo. Akala ko ba sasampalin mo ito? Ito nga si General Turi. Ay punta ka diyan sa KOGC compound at harangan mo ang pag-aresto kay Kibuloy. Magkita kayo, titingnan natin kung sasampalin mo. Wala kang maibigay na namang aksyon. Baste, Mayor Baste ng Davao, dahil puro ka lang salita doon sa sinasabi mo na sasampalin itong si General Turi. But anyway, hindi po yun ang ating topic, napadaanan lang po. Heto po, diretso natin. Salamat. Ayun na, shout out ni 25. Shout out po ni 25. Suportahan po natin yan ni 25. Matindi ho itong revelasyon at latest update ni General Turi, mga mahal kong taga-subaybay. Katulad nga po ng nasabi ko sa inyo, maliwanag ko doon na tukoy na ang kinaroroonan ni Kibuloy. Ibig sabihin pagtukoy na, katulad doon yan, si General pa ang nagsabi na talagang tukoy na. Alam kong papasok ko sa inyong mga puso at isipan doon sa salitang tukoy na, kung bakit hindi hinuhuli itong si Kibuloy ay tukoy na. Sana po maunawa natin itong sinasabi po na tukoy na ni General Turi si Kibuloy ay hindi po nasa kalye ang tinutukoy ho dito. Hindi po isang wanted na basta nasa isang bahay lang
sa isang subdivision, madali hong mapasok, di ba? O ano man lugar. Ang gusto ko pong ipunto, ipaliwanag, ay kaya mayroon pong mga dahilan kung bakit kahit sinasabi ho ni General Turi na tukoy na itong kinaroroonan ni Kibuledeano sa ilalim ng tunnel. Unang-una, may mga dahilan po. Sabi nga ni General Turi kanina, ay hindi sila makagalaw. Dahil minsan ay gumagalaw sila sa dikta ng mga tauhan ni Kibuloy na membro ng KOGC. Isa sa mga dahilan po yan. But ang matinding dahilan po dito, mga mahal kong taga-subaybay, itong tunnel na kinaroroonan ni Kibuloy ay hindi basta ho tunnel, mga kaibigan. Kailangan po nilang maghukay pa. Kailangan po nilang gumawa ng paraan na kahit napakahirap gawin, ay gagawin po nila. But anyway, ayaw ko sanang i-discuss to eh. Pinadaanan ko lang po. Dahil mismo itong si General Turi, alam po natin na may hukay diyan at naguhukay sila. But pansinin nyo ho, tinatanggi ho ni General Turi. Pasensya na ho, General Turi, kung medyo napadaanan ko ng county ito. Para naman magkaroon ng counting idea itong mga mahal kong taga-subaybay na nagtatanong kung bakit sinasabing tukoy na itong si Kibuloy ay hindi pa hinuhuli. Ito rin na isa sa mga kasagutan na kahit hindi inaamin noon ni General Turi na naguhukay po sila diyan at malalim na ang hukay. Sabi nga ni General Turi sa kanyang press conference, ay patunayan mo, Abogado Torion, no, kami ang naguhukay. Naunawaan ko po doon, mga mahal kong taga-subaybay. Alam niyo ho, ako po ay naninindigan at kahit hindi ho inaamin ni General Turi na naguhukay po sila, ayan po ang ginagawa nila ngayon, mga mahal kong taga-subaybay. Na ang hukay na ginagawa po nila ngayon, naguhukay, na hinuhukay si Kibuloy diyan ho sa ilalim ng tunnel, ay magiging daan upang sa ganun mapusasan si Kibuloy. Mga kaibigan, mga mahal kong taga-subaybay, sana maunawaan nyo. Dito pa lang ho sa paghukay ay mabigat na trabaho at matinding dahilan kung bakit nadidili din ng pagpusas kay Kibuloy. Hindi ko na po, bibigyan ko po kayo, hindi ko na po dapat bigyan na masyadong din ito. Dahil alam ko po, that is operational matter. Na para hindi sila ma-distract din, di ba? Inuulit ko, kahit nga si General Turi, hindi inaamin na naguhukay eh. Mga kaibigan, kaya't ang paninindigan ho ni General Turi na gustong ipahatid sa taong bayan, tukoy na si Kibuloy ang kinaroroonan ayon po diyan sa kanyang latest update. But anyway, kahit si General Turi tipid ho, tipid, ayaw magbigay ng mga impormasyon tungkol sa bagong strategy po nila na paghuli kay Kibuloy, na ginamitan po ito ng eksperto ng mga pulis. Pinanood ko po yung video, may nag-leak ho na video, ayaw kong i-detalye ho dito, ayaw kong ipakita dahil kahit si General Turi ayaw nga ipakita eh. Pero may video, mga eksperto na kapulisan, eksperto na kagamitan, may hukay na yan ho ay hindi sasala. Eksperto po na kagamitan, eksperto na pulis ang gumawa ho dito para mapatunayan si Kibuloy ay tukoy na nandiyan ho sa ilalim ng lupa. Hindi yan ho kuro-kuro. Hindi yan ho imbento. Kaya't naunawaan ko po sa sinasabi ni General Turi. May batayan po siya, kaya kahit siya ay naguhukay diyan sa ilalim ng lupa, may batayan po siya na si Kibuloy ay nandiyan ho sa ilalim ng lupa. Naku, kinulang po tayo sa oras, mga mahal kong taga-subaybay. Yan ang sarap sana bigyanan din ito at public opinion. Kaya lang ho, wala na po tayong oras. Nabitin ako, alam ko nabitin rin kayo. Maraming salamat, pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po natin i-like ang video na ito. Bye-bye, palakpakan.